Napaulat kamakailan sa isang pahayagan na may kinalaman din ang umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa umano'y paghingi noon ng tigli 5 milyong pisong pondo ng mahigit 40 alkalde sa Department of Agriculture. Si Napoles, bumuwelta naman, nagsampa ng patong-patong na kaso laban sa mga nag-aakusa sa kanya. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Papalaban si Janet Lim Napoles ang itinuturong utak ng pork barrel fund scam. Ayon sa abogado ni Napoles, hindi bababa sa 8 kaso ng perjury, estafa, libel at maging disbarment case ang isinampan nila ngayong araw laban sa mga nag-aakusa kay Napoles. Kung nagsisinungaling, perjury ang complaint. Kung nagnakaw, estafa ang complaint. Kung nagsabi ng hindi totoo, ng malicious, libel ang complaint. Ayon kay Attorney Kapunan, sa tansya nila'y idinidiin ngayon si Napoles para hindi na lumabas ang mga tunay na nagpasa sa umano sa pork barrel funds. Alam namin na may tri-media campaign yan. The big problem is the misuse of PDAF funds. Ngayon, pag meron na silang scapegoats, sabi nila, hindi naman namin kasalanan yan, kasalanan ni Mrs. Napoles, di wala ng investigation, case is solved. Kamakailan, iniulat ng pahayag ang Inquirer na may kinalaman din si Napoles sa paghingi raw ng pondo ng 44 na mayor mula sa Department of Agriculture noong 2006 at 2007, tig 5 milyong piso kada isa. Ang fashion designer na si Eddie Badeo raw ang nangulekta ng mga sulat mula sa mga alkalde at dinala raw sa opisina ni Napoles. Kliyente raw kasi ni Badeo si Napoles kaya sila nagkaroon ng koneksyon. Ayon naman kay dating Agriculture Secretary Arthur Yap, hindi na niya matandaan kung may natanggap siyang sulat mula sa mga mayor. Kung meron man daw, ito raw ay hindi dahil merong namagitan para tanggapin nila ang mga sulat na ito. Wala rin daw siyang natatandaang na-release na pondo sa mga mayor at hindi rin daw niya kilala si Napoles. Ilan sa mga nabanggit na politiko natunto ng GMA News. Sabi ni dating Mayor Liberato Santiago ng Bataan, sumulat man siya sa DA, wala naman daw siyang natanggap na pondo. Sina dating Samal Mayor Rolando Tigas at dating Orani Mayor Efren Pascual, hindi raw matandaan kung sumulat sila, pero sigurado raw wala silang natanggap na pondo. Sinubukan naman namin kunan ng pahayag si Badeo pero personal niyang sinabi sa amin na ayaw muna niyang humarap sa kamera sa payo na rin ng kanyang abogado. Ayon naman sa kampo ni Napoles, hindi raw dapat paniwalaan si Badeo. He was supposed to deliver uniforms and that he was advanced the amount of 1 million pesos na hindi niya binayaran. As a matter of fact, we are already preparing a complaint for collection and estafa against him. Nauna nang sinabi ni Napoles na hindi sa pork barrel fund nagmula ang kanyang kayamanan. Sinuwerte raw siya sa coal mining business sa Indonesia. Si dating AFP Chief of Staff, retired General Hermogenes Esperon, muntik na raw makasosyo si Napoles sa mining business sa Indonesia noong 2011. Nakilala raw niya kasi sa isang party ang asawa ni Mrs. Napoles na isang dating sundalo. Pero matapos raw paghirapan ni Esperon ang pagsisetup ng business, ay umatras si Napoles na siyang inaasang mangangapital sa negosyo. Kung walang kapital, walang mangyayari sa kumpanya namin. Kaya ang nangyari, ako ay nag-resign bilang president and chief executive officer ng kumpanya noong July 2011. Sa makatuwid, nasa kumpanya ako ng mga 7 months. Sa tansya raw ni Esperon, kung natuloy man si Napoles sa coal mining business, ay nasa 2 taon pa lang ito sa negosyo. Wala akong narinig noon nung nandun pa ako sa nakikipagtrabaho sa kanila. Wala akong narinig tungkol sa kanyang PDAF o pork barrel. Ang alam ko ay meron silang kapital. I will be very willing to appear before any investigative body. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.